Hello guys, nakapopo ako ng boko yun. Actually, artificial lang ito ha, or wig. Ano, itong anuhin natin, kumusta na ba kayo dyan? Kwentuhan lang tayo kasi alam mo naman, ano ngayon, February na, tapos napakalamig sa labas. So, kwentuhan lang tayo ng mga ano-ano. Ang i-share ko lang sa inyo yung ano, yung kasi naisip ko kanina ba, yung ano, yung papunta kami ng ano, ng asawa ko doon sa, meron pa yung pinipick up na pizza kanina. Naisipan ko lang na, ano kaya magandang i-topic ngayon sa ano, sa YouTube pag mag-ano ako. Kaya naisipan ko na maganda pa lang i-topic yung ano, yung tungkol sa worst and first job. Mo yung sa bata ka ba? So yung ano natin, yung ang share ko sa inyo, yung ano yung first job ko at saka worst din at the same time, yung bata pa ako. Pero actually, hindi naman talaga ako bata at the time kasi nasa mga 24 yata ako at the time. Or 20, I think 24. Katapos ko lang ng college yata, tapos ang una ko napasok ko ng trabaho ay ano, construction. Construction, tapos doon ako nagtatrabaho sa ano, sa isang pamilya, private family na meron silang construction. Ang mga project nila is eskwelahan, yung public school, meron silang mga houses din, tapos talagang million ang mga ano nila binibuild nila at the time. So yun ang tinatawag ko siya ng worst ano job, dahil una ang sahod ko doon is 1,000 peso. Okay naman, pang ano lang ba, pang allowance, pang snacks lang sa akin. Pero ang pinaka-worst doon sa trabaho na yan ay doon ako ang in charge sa ano, sa payroll. Kasi tatlo kaming babae sa ano, sa opisina. Merong in charge sa materials, yung pag-deliver sa project site, asaka siya yung mga requisition order. Siya ang bumili sa store ng mga project, mga materials. Sa akin naman is payroll at saka yung mga follow-up din kung ano nangyari doon sa ano, sa project site. Tapos mayroon isang engineer, mayroon din runner, at saka mayroon din isang babae na biddings naman siya na in charge. So yun ang una kong trabaho noon sa Pilipinas. Tapos ano guys, bakit siya worse? Dahil nagbabiyahe talaga ako every weekend, o every 2 weeks, o yeah, every 2 weeks talaga sa weekend ay si series, nag-commute ako ng series papuntang ano, ang daming malayo. Merong Ilungon, Tayasan, merong Mabinay, merong napakalayo ang mga project din ang binibuild up guys, dahil eskwelahan nga eh. And parati sila nanaro sa bidding sa about school project, kaya yun. Tapos ang manpower namin at the time is meron kami yata mga 60 mga ano trabahante pang ano, mga trabahante nila. So, nagdadala ko ng mga sahod sa kanila guys. Tapos, ito may-ari ng kumpanya namin, yung babae, yung wife. Eh, talaga, maarte talaga silang dalawang mag-asawa. Talagang feeling nila is, you know, tapos kami ay ultimo lang. So, binadala ko yung isang bag ng sahod, nakaabot yata kami ng 70,000 at a time or 100,000 na ipagsahod ko sa kanila. Parang yun yata ang mga pressure or less pa ba dyan. Hindi ko na malala yung whole amount na dala ko. Parang meron yata ng 30,000 din at a time. So, merong bag guys. Bag talaga yan. Nadala-dala ko yung sahod. Tapos, every time na pumunta ko sa malayo na, ano, na lugar para ipagsahod ko sa mga tao, ito namang wife na babae, parati yung sinasabi sa akin na pag-ingatan mo yung pera, Marley, dahil importante yung pera kaysa sa'yo. Yun ang parati yung sinasabi sa akin ba? Na tapos sabi ko sa sarili ko na, aba, ibang taong ito ah, kahit na nakangiti siya, nagsabi, para may dalang biro, pero para sa akin hindi maganda, dahil biro mo naman, mas importante sa kanya yung pera kaysa sa buhay, di ba? Kasi yun talaga ang sabi niya, Mary, pag-ingatan mo yung sahod, ha? Hawakan mo mabuti na ano, kasi importante yan kaysa sa'yo. Yun ang sabi niya sa akin pag pumunta ko sa'yo. Kaya pinakasabi ko talaga na worst na worst talaga yun, dahil sa mukha naman, yung pintukintuhan namin na mukha na talagang mukhang
pera yata ito ang may mukhang pera ito mga asawa to yung bang habol nila pera lang tapos ito namang mga trabahante din nila kukunti ng sinasahod pero alam mo guys kahit ganyan ang pagdala nila sa mga tao nila sa project alam mo nalalaman ko na lang after few years na nabankrupt daw sila yung bang naubos na binibenta na nila yung bahay nila lumipat na sila sa ibang lugar yun ang pagkadinig ko na wala na silang project hindi na nila kaya magkaano ng project dahil wala na silang puhunan basta nabankrupt lang sila siguro nga dahil at the time na ano meron sila ang ginagawa talaga nila ay yung ugali meron talaga sa ugali na napaka high very high ano talaga sa hi, ang dating nila sa sarili ba? Tapos, maliit silang tumitingin ng kapwa-tao nila, yung mga maliit lang. Tapos, ang liit-liit pa nila na nabigyan ng sahod sa mga trabahante nila. Tapos, yun ang napapansin ko lang nung nag-work ako. Pero tinitiis ko lang dahil first job na kailangan mo ng pera na at least matulungan mo man lang yung sarili mo na meron kang pambili ng siupaw at that time. Yung mga money, yung mga ano, dahil talaga ano, talagang ganyan talaga naman talaga sa Pilipinas eh. Kaya yun, nakapasok ako, yun ang pinaka-worst at saka na mo, worst at saka first job. Kaya hindi ko talaga makakalimutan ang ano talaga, ang type, ano talaga, talagang hindi ko, natiis ko. Tumatagal yata ako, ewan ko, nakabot ko yata ako ng years doon. Basta doon na lang ako na ano, narinig na hindi na siya tumitira doon sa tinitira. Kasi bahay, yung ano guys, yung opisina pa namin as yung ay, bahay nila din yun dahil meron silang, malaki ang bahay nila, concrete, meron silang separate para talaga sa mga ano. Kaya yun. So, kung anong meron sa inyo guys, kung anong i-share, comment ito, i-share nyo sa akin kung ano yung worst at saka first job yun yung bata pa kayo. Kasi talaga yung mga experience natin sa buhay guys, at talaga hindi natin talaga yan makakalimutan. Dala-dala natin yan habang tumatanda tayo. Ibang napakaganda pala pag yun tayong experience na ano, na naghirap tayo, hindi yung ano, kaya maniwala ko na sa paghihirap ng isang tao, ganun din pala talaga na tutulungan tayo ng Panginoon. Yep. Okay guys, see you. Sa susunod naman tayo magpintuhan kung ano yung magandang topic na maisip ko. Ilalagay ko lang sa video. So, subscribe and like. Okay, bye!